morning guys. So, i-response lang natin kasi may mga friends tayo minsan. Hindi lang siguro ako, kaming mga seaman, may mga friends tayo minsan, family member na nagtatanong kung ano daw ba ginagawa natin pag may bagyo. Okay? So, response lang siguro natin doon. Kapag may bagyo, syempre, ang main purpose natin or main goal natin is iwasan syempre natin yung barko. Pero saan ba natin nakukuha yung information? Okay? So, on board, may mga equipments naman tayo. May mga medium naman tayo para ma-receive natin yung mga meteorological information. Okay? So, meron tayong Inmarsat Sea. Nakakatanggap tayo dyan ng mga messages regarding the mga storm or regarding sa weather. May natatanggap tayong information dyan. Meron din sa Navtex. Meron tayong natatanggap sa Navtex. Then, meron din tayo sa mga vessel na may mga internet. Meron mga program na weather program such as Weather Passage. Sa Weather Passage, nandoon makikita natin yung the whole world. May mga weather maps doon. Makikita nyo doon yung mga wind direction, barometer pressure, almost nandoon na lahat ng information regarding sa weather. So, ayun yung actually one medium kung saan maganda natin makikita yung yung out layout kung may bagyo ba o wala. So, yung weather makikita natin ng maayos doon sa Weather Passage na yon. Isa pa is may mga company na naka-tie up sila sa mga weather advisor company or mga routing company. So, ito yung mga company na nagbibigay sa atin ng advice regarding sa passage natin. Nagbibigay sila sa atin ng advice kung saan tayo dadaan. Okay? So, ayun yung mga available na pinagkukuhanan natin ng information regarding sa weather and then sa regarding po sa storm. Okay po? So, pag may information po tayo na may low pressure or mga tropical storm tayong madadaanan, kung hindi man madadaanan is may mag-overtake. So, ano yung ating mga gagawing actions? Okay? So, pag may na-receive na po tayong mga information sa mga medium na nabanggit ko kanina, so, ang ating pong action syempre is dapat iwasan po natin yung tropical storm. Okay? So, main purpose talaga natin is lagi po nating iiwasan yan. Pero syempre, sa pag-iwas po ng tropical storm, depending din po minsan yan sa vessel mo. Kasi kapag yung vessel mo is tumatakbo naman po ng mga 20 knots, so very easy lang sa'yo na maka-escape ka po sa tropical storm. Madali mo po siyang iwasan at saka kung sakali rin po, pwede mo po siyang i-overtake yung tropical storm. Pero in case po na nakasakay ka po sa mga tanker o sa mga bulk carrier na mababagal lang po yung speed, almost wala ka pong chance na i-overtake yung tropical storm. So, ang pwedeng-pwede mo lang pong gawin is iwasan mo lang po siya hanggat mayroon ka pa pong certain distance sa kanya. Okay? Kung nakuha mo na information, so iwasan mo po siya. Then, sa pag-iwas naman po syempre, kailangan at least alam mo rin po yung mga basic regarding sa mga tropical storm na yan. Alam mo ba yung mga basic characteristics niya? So at least alam po natin yung normal barometric pressure na 1013.25 millibars, kasi kapag bumaba na po dito yung continuous na po yung pagbaba rito ng barometric pressure, indication na po ito ng low pressure or may mga masamang panahon sa area mo. Dapat po maintindihan din natin yung Bayes-Ballot low, Coriolis effect at saka yung typical path of storm. Okay? Ayun yung mga important points na maintindihan at malaman po natin para makapag-decide po tayo ng actions natin to avoid the tropical storm. Okay? So later on po, may mga recommended actions po na akong babanggitin. Ayun po yung mga recommended actions na makikita po natin by the book. Okay?
Pero hindi naman po ibig sabihin na i-discuss ko or nasabi ko po yun is ayun na po yung kailangan nating gawin or kailangan na po sundin ng mga masters. Okay? So, kumbaga po, ayun lang po is yung mga guidelines na pwede nating sundin. Siyempre, depende rin po yan sa vessel at depende rin po yan sa actual scenario or sa area mo kapag nandoon ka na talaga sa vicinity ng storm. So, maaaring hindi mo siya sundan dahil depende nga po yun sa situation nyo. Okay? So, hindi naman po ibig sabihin na sinabi ko doon sa mga discussion ko later on is ayun na po dapat yung gawin ng mga master. Okay? So, hindi po natin ini-empower yung mga master. Siyempre po, nasa sa kanila po yung discretion kung ano po yung gagawin nila o susundin po nila. So, hello guys. So, ito po yung example ng ating illustration. So, i-discuss ko lang po muna ng konti ang ating illustration. Considering po na nasa Northern Hemisphere tayo. So, 0 degrees or equator, 10 degrees north and 20 degrees north po. Kumbaga po ay nasa tropical area yung ating example. Okay? So meron po tayong red broken line. So itong diretso po is ayan po yung alternative path ng storm. So kapag may bagyo po, may possibility na dumiretso siya. Okay? Meron naman din pong actually tinatawag na characteristic path. So usually pag nandiyan na yung bagyo, ang nangyayari sa kanya is umaakyat po siya, then nagko-curvature pa ano siya, northeasterly. Okay? So example lang natin yung mga bagyong pumupunta sa Pilipinas, may time na nakakalusot po sa Pilipinas, tumatawid po siya, then paglagpas niya po sa Pilipinas, nasa South China Sea na siya, doon po siya nag-uumpisa mag-recurvature. Paakyat, papunta po ng mga Hong Kong, China. Okay. May mga times naman din po na hindi pa lang dumarating sa Pilipinas is nagre-recurvature na po siya papunta sa Japan. Okay? So, ayan po yung ating alternative path ng storm or tsaka yung characteristic path niya. Okay? So, tropical area po tayo. Pakita ko lang din po yung ating kodigo. May ginawa tayong kodigo dito. Highlight natin siya. So, ito yung original wind direction. Kunwari, ito po, tao po to. Okay? So, makita nyo, may buhok po siya. May ilong. Ngayon, sarat yung ilong. Pilipino po kasi yan. May mata. Ayun nga, nakadilat nga po yung mata niya. Nagulat po siguro sa hangin. May balikat din po. Okay, so, pag facing niya po yung wind, then yung hangin po ng direction from right ahead niya po pag facing niya yung wind, then nagpunta po sa kanyang starboard side or nagpunta sa kanyang right side yung hangin direction, nag-shift po siya, veering po yon pag clockwise yung direction. Mula naman po sa right ahead niya, nagpunta ng port side niya or left side niya counterclockwise, so backing wind naman po yon. Okay? May kodigo po tayo dyan kasi ayun po yung ipapakita natin mamaya dito sa illustration. Bakit nagkaroon ng backing wind tsaka bearing wind. Okay? Kasi po, kung susundan natin yung example sa NP100, ayan po yung sample niya, medyo mahirap pong intindihin bakit nagkaroon ng backing wind at tsaka bearing wind. So, gumawa po tayo ng sample para medyo mas madali po siyang maintindihan. Okay, so Northern Hemisphere po tayo. Iba po yung discussion natin sa Southern Hemisphere. Then, ito po yung ating mapaminsalang low pressure. Kunwari, ito po yung storm. Okay? So, low pressure. So, ganyan po ang ikot niya actually sa Northern Hemisphere. Anti-clockwise. Okay? Sabi nga po natin, ang alternative path ng bagyo is
ganito po siya ang alternative path niya. Okay? Pero siyempre umiikot po 'yan habang umaano po. May storm po 'yan, umiikot po 'yan. Ayan po yung kanyang alternative path. Yung kanyang characteristic path naman po is pag ganito. Yung umaakyat po siya. Tapos bigla magre-recurvature. Okay? So ayan po yung medyo delikado diyan kasi kapag yung wind force niya po dito is sabihin mo lang ano lang, mga tabi mo lang 10 knots lang, 20 knots. Pagdating po rito sa recurvature is almost nadodouble po yung lakas niya. Kaya pag nasa curvature po siya, doon po lumalakas yung bagyo. Medyo lumalakas po siya doon. Okay po. So mamaya po ipapakita na natin yung bakit nagkaroon ng bearing at saka backing wind. Okay? So so bakit po anti-clockwise ang ikot ng typhoon o storm sa northern hemisphere? Okay? So actually ang isang reason dyan is yung tinatawag pong Coriolis effect. Okay? So dahil po sa rotation ng Earth, ang rotation po kasi ng Earth is counterclockwise. So ito po yung, actually sa equator po almost wala po yung wala pong effect ang Coriolis effect sa equator, pero oras na umakyat ka na po or bumaba, yun na po yung effect niya. Okay? So sa northern hemisphere po ang effect po ng Coriolis effect is yung mga air po is mag-turn po siya ng anti-clockwise dahil ang turn nga po ng Earth is papunta rito, ang rotation ng Earth is papunta rito, kumbaga pa ganun po yung ikot niya. Okay? Counterclockwise. So yung ikot, nasasama po yung mga air sa kanya, napapaganon po yung ikot niya. So kapag may namumuo po dyan, nagiging ganyan po yung ikot ng storm. Okay? So ayun po yung sinasabing effect po ng Coriolis effect sa storm. Okay? Ganon po yan sa northern hemisphere. Pag sa southern hemisphere naman po is baliktad naman po siya. Ayan po yung ano, gaganon lang natin siya. Magiging ano naman po siya, clockwise naman po siya. Diba po, dahil pag ganun po yung ikot niya, reference natin dito sa ano, yun po. Kumbaga parang gulong po siya na umiikot. Dahil pag ganun po yung ikot, yung ikot ng turn, ano, rotation ng Earth. So pag ganun naman din po yung turn na ngayon. So southern hemisphere is ang rotation niya po is clockwise. Okay, so dito po muna tayo sa northern hemisphere. Ballot low naman po. So sa base ballot low, kapag nasa northern hemisphere ka and you are facing the wind, so wind direction is galing po sa harapan ko, so facing the wind, the location of the low pressure lies on your starboard side from 90 degrees to 135. Okay? So, facing the wind po ako, northern hemisphere, ang location po ng low pressure area is on my right side from 90 degrees until 135 po. Sa northern hemisphere po yan. Pag sa southern hemisphere naman po tayo, facing the wind, maligtad naman po. From 90 to 135 on my left side po. Okay? So facing the wind sa southern hemisphere, ang location po ng low pressure will be 90 to 135 po on my left side. Okay? So ayan po yung important thing also is yung vice ballot. Bali sa storm po, dapat po nating malaman, it is important to know na nahati po yan sa two parts. Okay? So, ito po yung ating normal path. Alternative path po pala, ito naman po yung characteristic path ng storm. So, kapag nagta-travel po dyan yung ating storm, so, sa path po na yan, is, lagi pong maisipin natin mahati yan. Okay? So, nahati po yan sa dalawang semicircle.
Yung upper po is tinatawag na dangerous semicircle. Yung lower part po is tinatawag na navigable semicircle. Okay. Bakit po tinawag na dangerous semicircle yung sa taas? Kasi nandiyan dyan po yung part na kung saan siya yung pwedeng mag-recurvature. Okay? So, dyan po kasi siya umaangat, magre-recurvature sa side na yan. Kaya, ayan po yung tinatawag na dangerous semicircle. Okay? Sa baba naman po ang tawag dyan is navigable semicircle. Hindi ko na lang pong hinati rito dahil sa ano ko po is kailangan ko po itong paikutin mamaya para medyo okay yung sa illustration. Yun lang po, lagi lang pong ating isipin na habang nandiyan po siya sa kanyang path is yung red line po na yan mula po dyan is dangerous semicircle, pababa naman po is yung navigable semicircle. Okay po. Paano po natin ma-identify ngayon kung nasa navigable semicircle po tayo? Okay. Kapag nasa navigable semicircle po tayo, ang wind po doon is tinatawag na backing wind. Ano po ulit yung backing wind? Sa ating pong kodigo, backing wind po is yung direction is changing counterclockwise. So turning counterclockwise po siya. From right ahead, turning po siya to your left side. Okay? So right from right ahead po, change po siya ng right ahead, turning counterclockwise direction. So ayun po yung tinatawag na backing wind. So kapag backing wind po yung na-experience nyo doon sa Northern Hemisphere, ibig sabihin po, nandoon po kayo sa navigable semicircle. Okay po? So para may malaman nyo, makita po ulit natin kung ano po yung backing wind. So example po ulit natin dito sa ating illustration. So ayan po ulit yung storm. Ito po yung ating vessel. So nagta-travel po ulit yung ating storm. Okay? So makikita nyo po habang nagta-travel yung storm, yung wind direction po is almost right ahead na. Okay? So travel po ulit yung storm sa kanyang path. Makikita nyo po yung wind direction is almost port bound na po yung wind direction nyo. Okay? So continuous travel lang po yung low pressure. So wind direction is almost 3 or 4 points na po from your port bow. Travel lang po siya ulit. Ayan po, makikita nyo yung wind direction is almost abim na. Okay? And travel lang po siya hanggang mapunta na po sa port quarter nyo. Okay? Pero yung umpisa niya po kanina, nagsimula yan po yan sa ano nyo, sa right ahead ninyo. Reference po to your vessel, nagsimula po siya sa right ahead hanggang nag counterclockwise po yung turn niya hanggang napunta po rito sa port quarter. Kapag ganun po yung wind niya, change ng direction ng wind, nasa navigable semicircle po kayo. Okay? So ulitin po natin yung illustration. Tumatakbo po yung low pressure from right ahead po. Ayan po, nag-right na sa right ahead po yung ano, tumatakbo po ulit. Naging almost port bow. Travel po ulit, naging almost 3 or 4 points na po sa port bow nyo yung wind direction. Travel po ulit. Ayan po, almost abim na po yung hangin. Travel po ulit. Ayan po, almost malapit na po sa port quarter. Travel lang po ulit. Ayan, almost port quarter na po yung wind direction niya. Okay? So makikita nyo yung change direction from right ahead. Nag-shift po siya na counterclockwise na punta po rito. Okay? So ayun po yung backing wind. From heading mo yung wind po, facing the wind, nag-turn po siya counterclockwise or turning to your left side. So ayun po yung backing wind. Okay? So pag backing wind po ulit, sa navigable semicircle po kayo. Okay? So yung navigable semicircle nga po ulit is mula po rito sa ating red line. Tanggalin nyo po itong sa taas. Ayan po yung navigable semicircle. Okay po?
paano po natin ma-identify kung nasa dangerous semicircle tayo sa Northern Hemisphere? Sabi nga po, kapag nasa dangerous semicircle tayo, kapag yung wind direction po is nagbago po ang wind direction, is bearing po. Ano nga po ulit yung bearing? Clockwise po yung pagbabago niya. Okay? Mula po kunyari sa right ahead mo, napunta po yan sa right hand side mo, nag-shift po. So ayun po yung tinatawag na veering. So kapag veering po yung wind direction doon sa area mo, that means nasa loob ka po ng dangerous semicircle. Okay? So i-illustrate ko po sa inyo paano nyo, para medyo maintindihan po natin lalo dito kung bakit po nagkaroon ng veering wind. Okay? I-highlight ko po sa inyo yung direction. Para easiest po, itapat ko na lang kunyari yung heading natin sa ganyang direction. Okay? Tingnan nyo po muna, nagta-travel na po yung ating storm. Okay? So, wind direction po. Ayan, makikita nyo yung unang wind direction is almost right ahead na siya. Okay? Right ahead po siya. Habang nagta-travel po, yung wind direction, kita nyo, from right ahead, ngayon napunta na po sa starboard bow. Okay, mga 2 points, 3 points to starboard bow na po siya. Habang nagta-travel po ulit, ayan po nakita nyo, from starboard bow siguro mga nasa 3 points, 4 points na po siya ngayon sa starboard bow pa rin. Habang nagta-travel, naging abim na. Kanina po nagsimula po yung hangin dito. Habang nagta-travel po yung low pressure, nakita nyo, wind direction nagbabago na po. Nagsimula po siya almost right ahead ng vessel. Ngayon, abim na po siya. So, habang nagta-travel po siya, ayun, nakita nyo po, napunta na po ngayon sa starboard quarter niya. Okay? So, habang nagta-travel pa rin po siya hanggang starboard quarter, dumating yung part na almost maging astern na po yung wind direction. Okay? So nakita nyo po yung change ng direction from almost right ahead niya po, nag-shift po ng papunta sa starboard side. So ayun po yung tinatawag na veering wind. Okay? Ayun po yung veering wind. Ulitin po natin para makita nyo. Nagto-travel po yung storm. Ayun po yung unang direction. Habang nagto-travel yung storm, ayan na po, nakita nyo, nagbabago na po. Sundan nyo po yung arrow, wind direction po yan. Napunta na po dyan. Travel po. Ayan na po, naging almost mga 4 points na po siya. Travel ulit. Naging abim na yung hangin. Travel po ulit. Naging almost starboard quarter na. Travel po ulit hanggang maging almost astern na po siya. Okay? So, direction niya, nakita nyo naman po, mula po sa almost right ahead, turning to starboard, veering. Okay? So, kapag veering po yung wind, ibig sabihin po niyan, sa Northern Hemisphere, is nandoon ka po sa loob na tinatawag na dangerous semicircle. Okay? Ano po ulit yung dangerous semicircle? Ayan po yung storm. Yung kalahati po niyang nakikita nyo ngayon is ayan po yung dangerous semicircle. Mula po rito sa line na to, ayan po yung dangerous semicircle, yung taas na yan. Okay po. Paano nyo naman po ngayon malalaman kapag nandoon po kayo sa path ng storm? Okay? So, malalaman nyo po pag nasa path po kayo ng storm, kapag steady lang po yung wind direction pero increasing po yung wind speed tsaka tumataas po yung seas and swell. Okay? Habang lumalapit po siyempre sa inyo yung storm, medyo lumalakas na po yan. Okay? So, pag ganun po yung condition, ibig sabihin po, nadoon po kayo sa right track o sa pathway mismo ng tropical storm. Okay? So, ganito po yon. Example po natin. Ayan po yung vessel yun. Nandoon po sa trackway ng storm. Nasa path niya. So, tignan nyo po yung wind direction. O is almost hindi po siya nagbabago. Okay?
Ayan po yun. Hindi po siya nagbabago ng direction. Almost the same lang po yung wind direction niya. Okay? So, pagdating nyo po syempre sa low pressure area, nasa I po kayo, is medyo magbabago po yung panahon dyan. Medyo maganda po yung panahon sa loob. Pero pagkakawala po ulit kayo sa I, is bigla po mag-shift ang direction 180 degrees. So, kanina po, kung galing po sa north yung hangin, ngayon naman po, magagaling na po sa south. So, magiging reverse po. So, galing po sa south, makita nyo po yung direction. Ayan po, galing po sa south. Habang tumatakbo po siya. Okay? So, malalaman nyo naman pong nadodoon na po kayo sa behind track o sa past track ng low pressure. Kapag steady wind direction, tapos po, yung seas and swell is dahan-dahan na pong bumababa kasama po yung wind speed. Okay? So, dahan-dahan pong bumababa yung wind speed, then yung wind direction is steady lang. So, ibig sabihin po, no, nandoon po kayo sa track, past track ng ating low pressure. Okay po? Vessel's recommended action if the vessel is in dangerous semicircle or evasive action. Okay. So, evasive action po natin kapag na-catch up po yung vessel or nasa dangerous semicircle po tayo or yung vessel natin is to bring the wind 10 degrees, at least 10 to 45 degrees on the starboard bow. Okay. So, depending on the speed po, as the wind veers, kasi nasa north, sa dangerous semicircle po tayo, so pa ganito po yung change ng wind direction. As the wind veers po, we keep also altering our course to starboard to maintain the wind always on our starboard bow, thereby tracing a course relative to the storm. Okay? So, hanggang ma-reach po natin yung, ano, yung course line na almost relative po sa direction ng storm. Okay? So, i-play na po natin siya. Dito po yung ating vessel. Then, approaching na po itong tropical storm natin. So, ayan na po. Darating na dyan yung storm. So, ang ating evasive action nga po, or recommended action, is to bring at least 10 to 45 degrees on the starboard bow. So, alter po natin siya po ganyan. So, with the available speed available po, ginagamitin natin. Okay. Habang tumatakbo yung vessel, tumatakbo rin po yung storm. As the wind direction change po, or so as the wind veers, so we alter also our course to starboard para ma-maintain lang natin yung wind direction sa starboard bow natin. Okay, tumatakbo po ulit. So, alter lang ulit po tayo. Tumatakbo po ulit. Alter lang po ulit tayo. Hanggang nandun na po tayo sa course line na almost reciprocal na po sa path po ng tropical storm. Hanggang makaalis na po tayo. Okay po. So, ayun po yung evasive action or recommended action kapag nasa dangerous semicircle po yung vessel. Recommended action when the vessel is in navigable semicircle, okay, or evasive action. So, ang evasive action po natin kapag ang vessel po natin is na in navigable semicircle is to maneuver to bring the wind on the starboard quarter and use all available speed. Turn to port as the wind backs to follow a track similar to the storm. Okay? So, lagi po na kung ano man po yung ano, wind direction po doon, dahil backing nga po yung wind direction doon. So, lagi po natin siyang ilalagay sa ating starboard quarter. Okay? Kapag nagbago na naman po yung direction, alter lang po tayo ng course natin sa ating port side, para ma-maintain lang po always on the starboard quarter yung ating wind direction.
Okay? So mag-play na po tayo rito para i-demonstrate lang po sa inyo. So ito po yung vessel ulit natin. Approaching na po siya. Then approaching na rin po yung storm. Okay? So ayan po. So nasa almost ano niya, port quarter niya po yung wind direction. So ang action nga po natin, alter or maneuver the vessel to bring the wind on the starboard quarter. So pag ganyan po, alter po tayo para mapunta po yung wind dyan sa ating starboard quarter. Pag sa starboard quarter na, tumatakbo rin yung vessel natin with all speed available. Then tumatakbo na naman din po yung ating storm. Okay. Kapag nagbabago na naman po yung direction, alter na naman po tayo ng course para ma-maintain lang po natin sa starboard quarter. Okay. So tumatakbo ulit po yung storm. Pabago na naman po yung direction, so alter na naman po ng starboard port side para ma-maintain lagi sa starboard quarter yung wind direction until matrace up po natin yung course line relative to the path of the storm po. Okay, so ayun po yung ating evasive action or recommended action when the vessel is in navigable semicircle. Actions: if no room to run and shelter cannot be sought when the vessel in navigable semicircle. Okay, so if there is insufficient room to run and it's impractical to seek shelter when the vessel is in navigable semicircle, so ang ating pong action is, baliktad naman po ngayon, ilalagay po natin ang wind direction sa ating starboard bow. Okay? So habang umaano po yung storm, lagi po natin lalagay yan sa ating starboard bow. Habang nag-change na rin po ulit yung direction, tumatakbo po yung storm, nag-change ulit tayo ng direction, alter to port, para ma-maintain lang po natin siya sa starboard bow natin. So ang nangyari po rito is just like ano, we are enjoying the ride na lang po. Kung baga, sinasakyan na lang natin yung storm. Okay? So always na lang po nating ilalagay siya sa ating starboard bow. Okay? Ayun po yung action natin kapag wala na po tayong time para mag-seek shelter or wala na po tayong enough speed to escape with the storm. Kumbaga, we will enjoy the ride na lang po ng tropical storm. So recommended action po, bring lang po natin yung wind direction sa ating starboard bow.